prominent leader. Tapos nagnakaw daw siya and then he brought to Hawaii. Ah, ayan, okay, sabi okay niya. Tapos galit ang mga tao sa law kasi martial law. Well, I'm going to answer your question, my dear viewer. That martial law, that was before magulo ang Maynila, hindi lang probinsya. Even though in our province, ang mga hukbalahap ang gugulo. So, and then, all the activists, they keep on rally, etc. They try to say anything about the Ferdinand E. Marcos. Eh kung ikaw kaya, viewers, ang ikaw, if you were in the shoes of Ferdinand E. Marcos, ako ang aktivista. Araw-araw ako nag-strike. Ginugulo ko ang kalsada at kung ano nung pinagsasabi ko sa'yo. What will be your move? Anong imumove mo sa chessboard mo, mahal kong viewers? He is not a dictator and he is not a thief. Kung alam mo lang kung nasaan, you have to find out kay Father Antonio nang galing ang mga ibang gold bar. Hindi mo alam yan. Do you know that? Check that out first before you say anything against that president. Hindi ako mahilig sa politika. But I would like to tell you something. Ang mga kayamanan ni ano, walang gold bar ang Pilipino bukod kay Marcos. Nandito sa Pilipinas, kung ang sabi ng ibang Pilipino, ang mga ginto na yan ay galing din sa Pilipinas, well, hindi ko alam yung mga pinagsasabi ng mga taong bayan. That is their comment. And then decide, yung mga gold bars na yan, itinago niyan sa nakay Bongbong Marcos ang susi. Kung tutulungan niya ang bansa upang mabawasan ng ano. And besides, check that out also. Maraming bansang may utang sa Pilipinas dahil ang pinaka-collateral niya ang mga gold bars niya. Kaya nakakautang ang ibang bansa. That's all I can say to my lovely viewers. Ang ibang mga namuno rito sa Pilipinas.